Aku kawan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama na nagpakasakit, namatay at muling nabuhay, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang pinagpala at magandang umaga po sa lahat. Mapagpalang umaga po, Father. Kalakbay po natin ang mga taga-parokya ng Black Nazarene ng Quiapo. Actually, parokya ni St. John the Baptist. Kaya nakikipagdinasalan po tayo sa kanila. At welcome po kayong lahat dito sa National Shrine of Santo Padre Pio. Dala-dala ang ating mga samo at dalangin. At gayon din naman, ang iba pang mga tao ay ating ipinagdarasal. Lalo na ngayong tayo ay nasa araw na ng Huwebes ng ika-apat na Sanlinggo ng Kwaresma. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang, at humingi kita sa Diyos ng grasya ng kapatawaran, higit na katapatan at kalinisan ng kalooban. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dumudulog kami sa iyong pagmamahal upang kaming
nagsisipagbagong buhay at gumagawa ng kabutihan ay mamalaging wagas sa pagsunod sa iyong mga utos, at ang pagkabuhay ng aming manunubos ay maipagdiwang naming mataos sa magitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Moises, "Balikan mo ngayon din ang mga Israelitang inialis mo sa Ehipto, naroon at nagpapakasama. Tinalikdan nila agad ang mga utos ko. Gumawa sila ng guyang ginto. Iyon ang sinasamba nila ngayon at hinahandugan. Ang sabi nila ay iyon ang Diyos na nag-aalis sa kanila sa Ehipto. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matigas ang kanilang ulo. Kung gusto mo, lilipulin ko sila at sa iyo ko pagmumulain ang isang malaking bansa." Nagsumamo si Moises sa Panginoon, "Huwag po, huwag ninyong lilipulin ang mga taong inialis ninyo sa Ehipto sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Kapag nilipol ninyo sila, masasabi ng mga Ehipsyo na ang mga Israelita'y iniaalis ninyo sa Ehipto upang lipulin sa kabundukan. Huwag na po kayong magalit sa kanila at huwag na ninyong ituloy ang inyong balak laban sa kanila. Alalahanin ninyo ang mga lingkod ninyong sina Abraham, Isaak at Jacob. Ipinangako ninyo sa kanila na ang lahi nila'y pararamihin tulad ng mga bituin sa langit at magiging kanila habang panahon ang lupaing ipinangako ninyo. Hindi nga tinuloy ng Panginoon ang balak na paglipol sa mga Israelita." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginooy masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha. Sa Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagila-gilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ang pasya ng Diyos sa ginawa nila'y lipulin pagdaka. Agad na dumulog sa poon si Moises na magitan sa siya. At hindi natuloy yaong kapasyahan na lipulin sila. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Pagsitayo po lahat. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang Kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig ng tunay.
Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, huwag ninyong tanggapin. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kaniyang sinasabi. Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patotoo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon, at kayo'y sandaling nasihan sa kanyang liwanag. Ngunit may patotoo tungkol sa akin na higit sa patotoo ni Juan. Ang mga gawang ipinagagawa sa akin ng Ama, at siya ko namang ginaganap, iyan ang nagpatotoo na ako'y sinugo niya. At ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanmay hindi ninyo narinig ang kanyang tinig at nakita ang kanyang anyo. Walang pitak sa iyong puso, sa inyong puso ang kanyang salita, sapagkat hindi kayo nananalig sa akin na sinugo niya. Sinasaliksik ninyo ang kasulatan sa paniwalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga ito ang nagpatotoo tungkol sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Hindi ako naghahangad ng parangal ng mga tao, ngunit kilala ko kayo. Alam kong wala kayong pag-ibig sa Diyos. Naparito ako sa ngalan ng aking Ama at ayaw ninyong tanggapin. Kung may ibang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya'y inyong tatanggapin. Ang hinahangad ninyo'y parangal ng isa't isa at hindi ang parangal na nanggagaling sa isang Diyos. Paano kayong makapaniniwala? Huwag ninyong isiping ako ang magsasakdal sa Ama laban sa inyo. Si Moises na inaasahan ninyo ang siyang maghaharap ng sakdal laban sa inyo. Kung talagang pinaniniwalaan ninyo si Moises, ako'y paniniwalaan din sana ninyo, sapagkat sumulat siya tungkol sa akin. Ngunit kung hindi niyo paniniwalaan ang mga sulat niya, paano ninyong paniniwalaan ang mga sinasabi ko?" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli isa pong maganda, mabiyayang umaga sa lahat. Welcome po sa mga taga-Paris community ng Basilica of Black Nazarene. Actually, yung po ay parokya ni San Juan Bautista na ipinicture natin sa ating biblical readings ngayong araw na ito. Kaya kayo po at galing din sa iba't ibang mga pamayanan, mabiyayang pagdating po dito sa Santo Padre Pio National Shrine Paris Community. Tayo po ay nananambahan sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Kaya naman, inaasahan sa bawat isa sa atin ay pagpapatotoo. At tayo ay hindi sanhi ng kung ano-ano pamang mga fake news o disinformation. Pagkat ang ating Panginoong Hesus ay nangungusap
tungkol sa witnessing to or testimony. Tayo po pagka naghahanap ng guest speaker o kaya ay mga spokesperson, maging yung inyong doktor o mga medical personnel na kinakailangan ninyo, maging yung anak ninyo na nag-aaral ay gusto ninyo ay talagang credible yung nagtututor o yung paaralan. Pagkat na we do not just want to satisfy our curiosity or yung ating pong mga advertisement or promos ay dapat talagang garantisado na talagang kapanipaniwala. Ayaw mo na yung doktor mo ay magsisinungaling sa iyo. Kaya nga yung diagnosis, prognosis, and the chemical as well as our blood chem ay talagang nandoon yung precision. Sabi nga po nung mga nagtatrabaho sa lansangan, safety first. Kaya maski sa inyong paggawa ng apidabit ng inyong pledge of loyalty or yung mga written as well as verbal communication, talagang dapat ay reliable. Kaya sa ating mundo na masalimuot ang mga larangan, kinakailangan talagang yung durability. Kasi po, meron kang mga mega projects, infrastructure, o kaya ay kung ano-ano pa mang mga activities, talagang dapat garantisado talaga. At wala, at hindi nalalangkipan ng kung ano-anong makasalanang gawain o corruption. Doon sa unang pagbasa, binanggit doon yung pagsalangsang ng mga Israelita sa Diyos. Gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Molten cups. Bakit nga kaya baka sa dinarami-rami ng hayop sa mundo, bakit molten cup yung naging hugis? Sa totoo lang po, ay symbolic ng nag-aalab na damdamin. Pakibigkas natin muli, nag-aalab na damdamin. Saan ka namang kakain ng bulalo na malamig? Gusto mo ay nag-aalab. Kaya yung nasa natin ay gayon din nag-aalab na pagnanasa. Nakita ay nagiging dayok-dok sa paggawa ng hindi angkop sa ating pagkatao. Kaya yung pong Diyos-Diyosan ay yun ay nakahahadlang sa ating pagsamba sa iisa at tunay na Diyos. Pagkat dapat nating sambahin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Nagsamo si Moses na huwag parusahan yung mga tao. Kaya yung importansya ng pananalangin ay dapat nating itampok sa panahong ito ng Kwaresma. We need to do with fervor, devotion, ang ating pananalangin. Mataimtim, mataos, at tapat. Maging yung ating mga fasting, kaya nga sabi natin, cleansing of body and soul, to ensure sanity, well-being ng ating buong pagkatao. Kaya
dinadagdagan natin ang ating espiritualidad. The depths of our spirituality. Yun ang pakay natin sa panahon ng Kwaresma. In-depth examen of who we are. Masiyasat, masuri, mapanuto. Ano ang dapat nating gawin para maging mas mabuting tao tayo? Ang ating Panginoon ay nagsasabi, yung ating pamumuhay, yung ating gawi, mga kilos, ugali, asal, ay dapat nagpapatotoo na tayo'y totoong Kristiyano, totoong mga anak ng Diyos. Walang ambiguity sa ating goodness. Hindi mapanlin lang ang ating mga proyekto. Hindi mapanlin lang yung ating mga nasa, mga pinaggagawa natin. Ano, dapat ay hindi nababahiran o contaminated by virus encumbrances of sin and death. Kaya sabi natin wagas doon sa opening prayer, yung word na wagas, dalisay, purify. Yun po dapat ang ating usap. Ay ngayon ay sa dinarami-rami ng mga naglagay sa social media, maging nga sa larangan ng batas ay sa halip na attorney at law ay nagiging outlaw. Sa halip na talagang to give the necessary counsel ay ililihis, ililigaw tayo. Ilalasunin ang ating isipan, puso at kamalayan sa talagang totoo. Maalaala natin minsan pa na sina Adan at Eva ay naging biktima ng ambiguity of goodness. Nalinlang sila. Nabihag, na-entice ng Diyos-Diyosan. Ano? Eh, tayo rin po, dapat gayon, kita'y mapanuri. Very particular tayo. Kaya kailangan ay ikaw ay kumikilatis, nagdi-discernment. Constant examen of our ways of doing and our ways of thinking so that we could be able to live this life accordingly. Kaya po, isa sa isip natin, isa sa puso natin, isa sa buhay natin ang pinapahalagahan ng banal na kasulatan. Yun po ang ating first look of Jesus, ang banal na kasulatan, makatagpo ng tahanan sa ating puso at kamalayan. The second look of Jesus is what we learn from our theologians, from our catechist, from our mentor. Much more challenge ito sa mga magulang, mga ninong at ninang na talagang gabayan ang kanilang anak, inaanak sa buhay Kristiyano. Then eventually, since most of us are adult na, ano, sana katulad kita ng mga catechumen na mayroong sapat na kamulatan at kamalayan sa buhay Kristiyano, maturing in our faith, and we shun away all idols, mga Diyos-Diyosan sa ating larangan ng buhay. Maaging ito man ay kayamanan, katanyagan, kapangyarihang humahadlang para kita ay maging banal. So we need to nurture in ourselves what is good, what is noble,
what is beautiful and much more, what will pave the way to make us holy as a synodal church, simbahang naglalakbay. Walang napapag-iwanan. Pinakikinggan natin, inuulinig ang kalooban at sitwasyon ng bawat isa. At tayo maging sanhi ng ikabubuti ng ating kapwa pagkat may pananagutan tayo sa isa't isa. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tunggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain na mga alay na ito, kami naway dalisayin sa aming kahinaan at patibayin nawa sa iyong kakayanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal, ang nanagpakasakit para sa tanan ay pagsisikap naming iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong pupugay sa iyong kadakilaan.
pilay ay nagpalakad at nakiram ay salat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Amin ipinayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para maayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. O manamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa kakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ileyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaparian magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayan kayo ng kapayapaan at pangkwaresmang blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung di kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Sinabi ng Poong Mahal ang banal kong kautusan ay siyang aking
ikikintal sa puso't niyo't kalooban pagkat kayo'y aking hirang. Ito ang kordero ng Diyos, to nagalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sasagawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa tinapay na
Buhos-Pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Kami magmamagong buhay upang aming paghanda. Salitang nagmumula sa magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpalaya sa amin sa kasalanan upang ang dinadala namin sa budi ay gumaan at ang ganap na kagalingan ay aming makamtan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong pagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayun din naman sa lahat ng araw ng Biyernes ngayong Kwaresma ay nagsasagawa tayo ng pagdarasal ng Istasyon ng Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ikalima, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo,
tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari po kayong makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga nakastation sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin itong video na ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikasyam ngayong umaga. Ito po ay healing mass at susundan ng healing liturgy. Sa mga nagnanais pong mag-avail ng ating rosas para kay Santo Padre Pio, available na po ang mga rosas sa may entrance ng Divine Mercy Sanctuary. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio. Ang mga donasyong inyong ibinibigay ay ginagamit sa pag-decorate ng ating main church at Divine Mercy Sanctuary. Maraming salamat po sa inyong kabutihang loob. Correction lang po, ang atin pong mga rosas ay available po sa ating extension area at sa harap po ng Chapel of Reconciliation. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat at gagawin po ang pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, mga religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga banal na magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pakikiisa sa pagkamatay, pagpakasakit, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus, Santa Maria, ang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Father, samahan po ninyo kami sa pagbasbas.
Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwi na. Salamat sa Diyos. Thank you po sa inyong lahat. A meaningful Lent and joyful Easter to everyone. Pinapawi mo ang tao tulad sa sariwang damo. Sa umaga'y mabigkas, sa gabi naluluhoy. Sa amin ay ituro karunungan ng puso. Ang pag-ibig sa'yo ay aming natanto. Muli po, isang paalaala sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, lalo na po doon sa hindi po makakapag-attend ng ating healing mass at healing liturgy, available na po ang ating mga rosas sa atin pong extension area sa may Chapel of Reconciliation. Salamat po.